What is up guys, Moto-Konsi here and welcome sa panibagong vlog natin. And today magbabaklas tayo ng fairings nitong NK400, so samahan nyo ako. Tara. Siyempre, unang-una natin tatanggalin upuan. Then itong side fairings, ito. Tapos pag mag-change oil, ito. Pag magbabaklas ng tangke, tara, simulan na natin. Ano nga ba yung mga kailangan natin tools? So meron dito ito, Allen wrench. Ayan. Tapos meron dito ng gis 10mm na bolt. Tapos meron tayong screws. So yun muna ilalabas natin. Meron tayo yung tools na galing mismo sa NK400 nung kinuha natin yung NK400. So nandito naman lahat ng kailangan natin. So unahin natin, buksan natin tong para makuha natin to. Ito upuan, tatanggalin muna natin to. Gamit yung susi. So slide lang siya. Ayan. Pag tanggal natin to, ito upuan. Itong pinaka upuan natin, driver seat, meron dalawang Allen bolt. So tatanggalin natin yan. Lagyanan para hindi magkawalaan ng bolts. Okay. Pwede natin itong ilapag dito. Check natin ito. Ito siya. Baklasin natin ito. Dali lang naman siya. No? Ito ang diskarte ko dito. Dito ko na siya sinushoot. Para hindi na mawala. Okay. Then, hugot natin to. Tsanan! So, ayan na. Makikita natin dito yung battery. Yung, ano ba to? ECU. To. Okay. Ito yung mga connectors niya. Brake fluid sa rear. Ayan. Then, wirings, no? And relay. Andyan. Now, dito, itong tail, madali lang hugutin to. Pabaklasin lang natin to 10mm. Tapos some screws. Ayan. Tapos ito. And then after nito, itong mga to sa ilalim naman. So bago natin tanggalin yung tangke, hindi naman natin tumaangat hanggat hindi natin natatanggal yung side fairings. So ito muna, unahin natin itong nasa bottom side to. So may tornilyo dito, bolt, Allen bolt, tanggalin natin yan. Okay, pinatanggal natin yun, hilahin lang natin to, angat lang natin siya. So hilahin mo lang. Bali yung ano nito, meron siyang pinaka panglock dito, tsaka dito sa bandang gitna. So, dito yun. Okay. Tapos dito sa taas meron lang siyang dalawang maliit na rack dito. Kung saan sinusok yun dito. Ayan. So ito talaga yung pinakauna na matatanggal dapat. Now after nun, dito naman tayo sa gilid na to. So ito naman. Tigas pa yan kasi ngayon pa lang din ako magbubukas. Allen bolt din to. Ayan. So once na natanggal na yung tornilyo dito, pwede na natin itong hugutin. Ayan. Meron lang siya ditong lock, no? Ayan. And then ito nakakapit dito sa side na to. Tapos dito meron din sa likod to. Siguro lalagyan din natin to ng ano, ng rubber mamaya pag binalik natin, para pagka pinlakad natin ulit hindi siya nagba-vibrate, kasi medyo ma-vibrate siya lalo na pag nag-accelerate ka. Now ito naman, babaklasin natin. So itong side na to, ito 10mm. Ito siya. Pero syempre, mas advisable kung socket type yung gagamitin natin para hindi natin ma-damage yung fairings.
kukuha tayo ng socket type. Ito na lang, T-wrench na 10mm. Last. Okay, so okay na to. Ngayon, kailangan natin ng screwdriver. Okay. Tatanggalin natin is ito. Itong tornilyo dito. Kasi nakakapit tong fairing na to. Ah, isa pang bolt. 10mm din. And then another one here. Sa bandang ilalim. So yung corner nitong radiator natin, meron dito sa loob, no. Baklasin din natin 'yan. Pero unahin na natin 'tong nasa taas. So and then nandito. Tanggal na siya. Okay. Check natin. Ay, ito pa pala. Ito. Nandito, no. Ito, kailangan pa 'yan. So baklasin din natin 'to. Ayan. Okay. So meron tayong 1, 2, 3, 4 4 na 10mm bolts. And then dalawang Allen bolt. Tapos isang screw dito sa left side. So baklasin natin. Yun. Okay. So dito pala ang pwersa. Dito sa bandang harapan. Paalis, no? Para matanggal siya dito sa mga to. Ayan, nakikita naman eh. Ito. So, dyan siya talaga dapat matanggal. Kaya yung persa, nandito banda. Kugutin ng gano'n. Matibay naman siya. Wala kang dapat ipag-alala. So, natatanggal din to, at saka to. So, ito yung left side. Napunta tayo sa kabilang side. Tara. Okay, so sa side naman na to, ganun din, unahin natin dito. Right. So kailangan natin yung Allen screw natin. Ito. So one, pwede natin siyang hatakin. Ganun lang. Na siya. Now, pagka mag-change oil, itong fairing na to, yung recommended na tanggalin, no? Kasi ganun din yung ginagawa ko. Tinatanggal ko to, bali tatlong screws to, tatlong Allen bolts. So, 1, 2, and then meron sa ilalim. Para madali mong makuha yung pinaka-bolt nung yung drain bolt. Ayan. Pero huwag muna yon. Dito muna tayo sa taas. So another Allen. Okay. Ito nga pala, itong right side, meron siyang tornilyo dito sa ilalim, no. So kailangan natin itong baklasin muna, screw. Natin to. Okay, so may screw dito sa kabila, wala eh. Pwede natin siyang klasin. Yan. So meron din siya dito. To. Tapos yung lock dito, to. And then dito sa likod, ito. Ngayon, dito na tayo sa taas. So kailangan natin dyan 10mm again. Ayan. Mamaya na yan. Ito muna. Then screw sa taas. Dito, no. Screw. Okay. And then 10mm dito
siya, no? Yan. Wala yung adjustable ko, eh. Ayun na to. Now, last. Ito. Sa gilid ng radiator. Ayan. Ito, no? Ito. 10mm din yun. Iniwasan natin siyang tumama dito sa fork. Check natin kung pwede na yung kamay. Adaliri. Pwede na. Okay. Ito na siya. Right. So ngayon, pwede na natin siyang hatakin. So una, release muna natin sa ilalim. Okay na. Then, hatak. So ganun lang kadali. Okay na. So ngayon, makikita natin dito yung coolant. Ito. So yun yung laman niya. Pink. Actually, kaka-refill ko lang. No? Pero unting-unti lang ang kailangan. Hindi mo kailangan punuin to. May level naman siya. Dito nakikita yun. Ito. So pagka meron siyang low, tsaka full. Yan. Ngayon, kailangan pag naka-side stand, kalahati lang daw. Though yung sa akin medyo lumagpas ng konti. Yan. Hindi mo naman kailangan na baklasin pa yung buong fairings dito, side fairings sa kanan, para lang malagyan to, no? Pwede mo namang hatakin lang dito sa taas. Hatakin mo lang dito, tapos maglagay ka lang ng tubo o kaya ng karton na mahaba, pag ganun, tapos pwede mo nang salinan doon. Konting-unti lang naman kailangan. Now, punta tayo sa tangke. So para maalis natin yung tangke, kailangan nating baklasin muna to. Ito. Yan, nakakapit sa tangke na yan. Ito. Pag ganito. So para matanggal yan, kailangan lang natin screwdriver. Yan. Baklasin natin yung mga tornilyo. Yes muna natin siya. Hindi ko. Ito muna. So 1 and 2. Tapos wala na dito. Tanggal na to. Dito naman sa kabila. Ito. Then ito. Yan. Baklasin na natin. So pagbaklas niya, paibabaw. Yan. Tapos medyo ibubuka nyo lang unti, para hindi siya gagasgas sa tangke. So ayan siya. Kailangan natin dito is 10mm bolts. Ayan, dalawa. So meron tayong breather hose. Ito siya. Ito, no? Baklasin natin to. Hanggal na. Tapos natin baka mawala. Sibipin ko lang, ha. Okay, so we have this other one. Yung sa fuel. Ito, papakita ko sa inyo. Ano ba? Ayan, yung puti. Papakita ko naman sa inyo pagka natanggal ko na, no? Kasi hindi natin mapakita sa camera. Secured na secured yung linya. Okay. So, ang kailangan natin tanggalin. Una, ito. Itong dalawang sensor niya. I think this is fuel sensor. Ayan. Tapos, yung gas, ito. Ito yung sa gas. So, ito yung pinakamahirap tanggalin, no? Bale, ito, auto-lock to. Ang kailangan mo lang gawin, pindutin yung both sides. Ito. Ito. Tsaka itong kabila. Sabay siyang pipindutin. Tapos, hila. Okay na yun. Yung isa pa natin tinanggal is yung, ewan ko, kung ano to. Pero ito, tinanggal natin to.
So dito nakakapit yung tangke. Ito. Then ito yung airbox natin. Mamaya maglilinis tayo dito. Check natin anong laman ito. So ito, separate natin ito. Next. This one. Ngatang maglag. So yung tinanggal natin dito tsaka dito maikli lang, unlike dito mas mahaba siya. So take note dun para hindi maghanda ligaw-ligaw yung mga tornilyo. Ito ilang gilid, meron siyang dalawa dito. Actually, apat. Kaya naman abutin ang tornilyo. I'm not sure kung kailangan patanggalin to, no, para makita mo yung spark plugs, mabuksan mo yung air cleaner, yung filter. Pero tingin ko, hindi na. Pero buksan na rin natin to. Ito, nahihila. So, ito. Right. Our air filter. So ito, washable naman to. So dahil binuksan na natin, tanggalin na rin natin to, diba? Yan. Madumi oh, madumi. Buksan natin. Yan. Washable to, kaya ilalaban na rin natin to gamit ang detergent. Balik muna natin to para hindi magulo yung pagkaka-assemble sa kanya. So tanggalin natin to. Ito yung nahirapan akong tornilyo. So ngayon, ito yung dalawang intake manifold. Baklasin nga natin to. Yayamanin bolts. Alright. Baklas na to. Yan. So ngayon, may access na tayo dito sa dalawang intake manifold. Ito, itong spark plugs. So ayan yung pinaka plug nya, no? Ayan. So ang kailangan lang gawin, tatanggalin lang to. This is 8mm bolt. Ayan. 8mm yan. Yan yung pinaka lock nya lang. And then after that, ito tong lock na to. Itong pinaka parang alambre. Ito yung itsura nya. Hahatakin lang to, nahatak lang pataas para matanggal natin yung pinaka ito. Okay, lock nyo dito yun. Now ito, para makita mo yung pinaka spark plug, yan, kailangan mo lang tong hatakin, pero mahigpit sya, no, kaya kailangan mo pa ng pwersa. Yan, kailangan mo matinding pwersa. Hirap nya. Try natin to. Okay. Bumigay siya. Tap pa lang to. Grabe, no? So, galing dun sa tools natin. Ito. No, meron tayo na to. Try natin baklasin yung ating spark plug. 12. So, pag natin dyan. Yan. Okay. And then, putin. Ah, madali lang. Kailangan na lang natin siyang hugutin. Medyo malalim siya. Pwede siguro to. Balik lang natin. Try. We have it. So ito po siya. So yung spark plug pala na nakalagay kay NK is Torch yung brand. Hindi ko alam na Torch siya. For all I know,
ano siya, tawag dito, NGK. Pero Iridium siya, no? Ang code niya compatible sa kanya is CR8EI. Ayun, ma-focus. Yun yung code ng spark plug natin, no? Ayan. Ito, try ko lang to linisan. Siyempre, nabuksan na rin natin. So, linisan na rin natin, di ba? So, ayun, mga ka-Konsi. Tapos na natin baklas lahat. Ayun, medyo mahirap din. Lalo na yung tanke and yung spark plug. Mahirap-hirap. Pero, worth it naman kasi malilinisan natin yung laman loob ni NK. Since 3 months na rin siya. Ayan, and then, parang maintenance na rin natin yun. So, ito, lilinisan natin to. Ayan, yung mga pwede linisan. Tapos, battery, check natin. Terminals, mukhang okay naman. Check natin yung mga cables din. Baka sakaling merong kailangan linisan. Maganda rin yung alam natin, baklasin yung fairings, yung laman loob, para at least yung mga basic maintenance like yung spark plug, pag-check ng spark plug, magawa natin, no? Hindi na natin kailangan tumakbo ng kasa or sa mekaniko. So ayun, next time naman, samahan nyo ako na mag-change oil and magpalit ng oil filter itong NK natin. Ayan, tuturo ko sa inyo yung mga murang bilihan ng langis. Ayan, lalo na kung malayo ka sa Metro Manila, sa kasa, ganyan. Yun lang, mga ka-Konsi. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, please lang. Manangawa mo na. Ayan, nilinisad din natin to, itong elbow natin, no? Kasi medyo marumi na. Okay. Ayan, kung may tanong ka pa, comment mo lang. So, see you sa next nating video. Bye-bye!